Good afternoon mga kabuting ting. Pasensya na, medyo natagalan tayo mag-upload kasi nagkasakit po ang inyong lingkod. So ngayon po meron po tayong i-repair. Laptop po siya. Galing po ito sa from Bacoor, Cavite pa po. Pinadala po dito sa atin. So ang brand ng laptop is HP. Sabi, ang problema nito is hinge. Tapos may sort na other problem. So hindi natin alam kung ano yun. Buksan po muna natin para makita po natin kung ano yung gagawin natin sa laptop na to. Set up ko lang itong ating camera. Medyo malaki siya oh. Nagkasakit po tayo, kaya po tayo ay hindi nakakapag-upload ng ating mga video, mga repair. At the same time, medyo wala po tayong repair. So sa ngayon, ito pa lang yung repair natin. Tanggalin ko lang po yung tape para matanggal natin, mabuksan. So, ito po yung laptop, ang laki. Hindi po kasya sa screen natin. Normally, mga nire-repair natin mga laptop, pasok sa screen. Ito hindi eh, oh. Laki. So, dahan-dahanin muna natin ang pagbukas dahil may problema raw po ito sa hinge. So yun, ang laptop ni boss ay check natin yung specs, Core i5 8th generation with Radeon graphics. So yun po, kitang kita naman po natin yung problema niya sa hinge dito sa left side. Hindi ako sure kung pati itong right side ay may problema. Sabi sa atin yung may-ari nito ay papapalitan niya raw ng hinge. So let's see kung meron tayong makikita ang ano nito, hinge nito sa online.
Tingnan muna natin kung mabubuhay siya. Pero kasi sabi sa akin ni boss ay goods naman daw to. At pwede na rin daw i-format kung ano. Test natin. Yun, nabuhay naman siya. Check natin yung eksaktong specs niya kung so, naka i5, 8th gen. Ayun, siya nga pala. Ipapa-upgrade niya rin daw pala to ng dadagdagan pa ng 8 gig. So, 8 gig na RAM another. So, magiging 16 gig to. Siguro ang uunahin muna natin gawin dito ay yung ano niya. Tawag nito. Yung hinge niya. Para makita natin kung ano. Oh, yan, sige. Ba GPU niya. Sinatdown ko na siya. Tanggalin natin yung charge. Picturean po natin yung ano niya. Okay. Ito yung mahirap eh. Alalayan natin, baka masira yung frame. Yun lang. Nakalabas na yung mga wiring. So, ito siya mga kabuting-ting, oh. Nakalabas ang wiring niya.
labas. So, ang gagawin natin, tanggalin muna natin yung battery. Tanggalin natin battery. Tanggalin natin to, baka may mga nakatagong screw. Ayun, meron nga.
Kaya, kaya. Huwag ka mag-play. Naka-ano ako. Naka-record ako. So, tanggalin na natin siya. Kabuting-ting. Wait lang ha, mga kabuting-ting. Kailangan lang muna nating tanggalin to. At hindi kasi sa lamesa kung laki. So, natanggal na natin yung cover. Ito yung ano niya, yung board SSD 256 na RAM sta, tapos memory na 8 gig. So meron pa siyang CD-ROM. Ito yung tatrabahuhin natin. Itong hinge niya. Kita ba?
hindi hinge yung problema nito. Oh, hinge problem nga, pero para i-replace natin, walang problema sa hinge niya. Yung mismong back cover casing niya, yun ang natanggal. So, hindi natin kailangan magpalit ng hinge dito. Kasi buo naman ang hinge niya eh. Tanggalin natin tong tanggalin natin tong fan niya. Para maluwag yung pagtatrabahuhan natin. So ito yung nahatak. Ang nahatak.
So ayun mga kabuting ting, na-set up na natin itong hinge nya, naayos na natin. Try natin ibalik yung back cover nya. Kabit ko lang muna siya. Tapos natin kung malambot. So malambot naman siya. Then try natin ikabit yung charger na. Siyempre, para ma-check natin kung mabubuhay. Power on natin. So ito na siya, mga buting ting. Nagdagdag pala tayo rito ng ano, ng isang RAM para ano, kasi gusto ni client natin is i-upgrade yung RAM niya kasi 8 gig lang to eh. Nagpadagdag siya ng another 8. I-reformat din naman natin to. So inano ko lang para makita niyo na nabuhay. Ayan, check na natin kung nadagdagan ng RAM. Ayun, naka 16 gig na siya. Naka 16 gig. So dati ano lang kasi to eh, 8 gig lang yan, yung RAM niyan eh. So ngayon naka 16 na. So yun lang mga kabuting ting, pinakita ko lang po sa inyo paano natin siya
inayos. Although hindi natin full video na ipakita yung kung paano natin ginawa yung hinge niya. But sa ngayon is okay na siya. So yun lang mga kabuting ting, maraming salamat. Again, kasi naman po meron sa inyo na gusto magpa-repair along Metro Manila, andito lang po ako sa Nabotas. Pwede po kayong mag-message sa atin sa YouTube channel natin kung gusto niyo pong magpa-repair ng laptop using ano po tayo, Lalamove, Grab or any courier na pwedeng nating maging transaction papunta po dito sa akin. So yun lang po, maraming salamat mga kabuting ting. Have a nice day po. Happy weekend.